Hello mga kanayon, this is Chris again. Ngayon, update tayo sa tinanim kong palay. Maganda na yung tubo ng ating palay at saka yung palay natin, medyo maganda yung tubo, medyo maraming damo mga kanayon kasi nung tag-spray na ng damo, yung time na yun, hindi naman ako pira kaya hinayaan ko na lang, kaya medyo maraming damo yung ating palay, pero okay lang yun mga kanayon, importante, yung palay natin ay namunga at saka may makukuha tayo. Tingnan yun mga kanayon, no? Maganda yung yung palay natin. Yung sipag at tiyaga natin mga kanayon, hindi na sayang kasi maganda yung kinalabasan ng ating ano, ng ating pananim. At saka sa init, sa ulan, yung sakripisyo natin para lang may harvest tayo na ano, na palay. Importante yung ginagawa natin, mahal natin. Yan mga kanayon, iikutin natin yung ating palay. Mga kanayon, kasi maganda na yung palay natin, namunga na, tingnan nyo, siguro mga 2 to 3 weeks, pwede na itong i-harvest. Kaya malalim na yung ano niya, malalim yung tubig niya, kaya babawasan na natin mga kanayon kasi namunga na yung ating palay, kaya kailangan yung tubig na ay ano ay mababaw kasi kapag mahangin o umulan ng malakas yung ating palay tumutumba, kaya kung malalim yung tubig yung ating palay ay masisira kung may tubig, kaya kailangan babawasan natin yung kanilang tubig. Yan mga kanayon, kung nakita nyo yung previous ko na videos, yung tinamnan natin mga kanayon na ano dyan, yung palay, tingnan nyo mga kanayon, no? Maganda yung tubo nya, saka wala nang medyong bakante. Kasi yung previous natin na, no, na videos, yung malaking bakante dyan, tinamnan natin, kaya ngayon, tingnan nyo, maganda ng tubo ng ating palay. Kanayon, yung pagsasaka mga kanayon, kailangan yung sipag, tiyaga at pagtitiis at saka pagmamahal sa ating ano, sa ating ginagawa. Yung kaming mga magsasaka mga kanayon, yung pagtanim namin, kapag nakita namin yung aming pananim na namumunga, nabubuhay, masaya na kami doon mga kanayon. Importante yung sakripisyo namin na at saka ano, tiyaga, sipag, nagresulta ng ano, ng magandang ani. At saka alam natin mga kanayon, hindi naman namin hawak yung panahon, yung ano, yung mga peste at saka yung mga ano, ulan o init. Importante mga kanayon yung ginawa mo, yung best mo para mabuhay yung ating mga pananim. Yun yung importante mga kanayon. Hindi naman kami nagsasabi na talagang palagi na naming harvest kasi minsan talaga may nag-failure, pero importante ginawa natin yung best natin na yung ating pananim ay mabubuhay. Tingnan nyo mga kanayon, no? Masaya na ako nito na maganda yung resulta ng ano, ng ating pananim na palay, na I hope na mas marami tayong makukuha ang ani ngayon. Thank you.
iikot na natin yung ating mga palay. Sana tuloy-tuloy na. Kasi sa mga ganyang ganito mga kanayon, no? Tingnan nyo, parang palabas lang. Pwede pa itong mapiste mga kanayon. Sana tuloy-tuloy na hindi na mapiste. Tuloy-tuloy na yung pagtubo ng ating palay at saka yung kanyang bunga. I-update ko kayo kapag nag-harvest na ng ating palay. And thank you, please share and please subscribe, and thank you for watching.